solusyon, guys. Pag part-time ka ngayon, okay lang. Kasi ang dami nagsimula ngayon na part-time lang sa simula. Okay, after 6 months, after 1 year, nag-full-time sila. Question, gusto mo ba forever mag-work? Oo! Oh! Siyempre hindi. Gusto mo rin makasama yung family mo, yung mga anak mo, habang lumalaki sila. Alam niyo ba, may kakilala akong nag-work before, government dito before, sobrang taas ng position niya, hindi siya kilala ng anak niya. Bakit? Kasi nung pinanganak, hindi siya nakitang lumalaki. Why? Kasi yung work niya, mataas yung position niya, alam naman natin yan sa corporate. Mas mataas yung position mo, mas mataas yung responsibility mo. Di ba? Mas mataas yung work mo, mas mataas yung sweldo mo, pero responsibility mo, ganun din. So yung tao na to, sobrang busy. Yung anak niya, tulog pa. Yung anak niya, tulog pa. 5 a.m. siya umaalis ng bahay. Umaalis siya, tulog pa yung anak niya. Pag uwi niya ng bahay, yung anak niya, tulog na. Yung anak niya, hindi niya nasubaybayan yung paglaki up to 5 years. Until 5 years. Yung pinapaliguan niya, alam niyo ba? Siya'y nagpaligo sa anak niya, papasok sa school. 5 years old to yung bata. Hindi siya kilala. Malayo yung loob sa kanya. Kaya huwag tayo magsisisi, huwag natin sisisihin yung mga anak natin, yung mga, ito po ay, yung mga heroes natin, yung mga FW, di ba? Minsan may mga kwentong ganon. Umalis tayo nung bata pa lang anak natin. Pagbalik mo, 10 years old na siya. Kaya huwag natin sisihin yung bata kung malayo yung loob sa atin. Bakit? Kasi hindi tayo nakasama ng lumaki. Tama ba? Yung downline ko before, alam mo ba pinapaliguan niya? Hindi siya kilala, tinutulak siya, hinahanap yung mama niya. Naiyak siya, galaki yun ha. Naiyak siya. Bihira umiiyak na lalaki. Naiyak siya, sabi sa sarili niya, hirap ito. Alam mo ginawa niya? After 1 week, nag-resign siya. Sa previous company pa namin ito, nag-resign siya, nag-full-time na lang siya sa networking. Ang maganda sa IAM Worldwide, pag nagtatrabaho ka, pwede mo isama anak mo. Tama. O, yun ang susubaybayan mo siya habang lumalaki. Yes. Kaya mag-decide ka. Halimbawa, nag-work ka ngayon. Give yourself a deadline. Everybody say deadline. Deadline! Kailangan may deadline ka hanggang kailan ka mag-work. Kasi based sa experience ko, lahat ang nagsasucceed. Eto, sinasabi ko, pwede kang mag-part-time lang. Pero, kung gusto mo kasi ng extreme na result, hindi pwede na part-time lang. Yung mga nagsasucceed sa profession nila, nag-decide sila. They choose one. Decide ka. Halimbawa, kailangan after 1 year, full-time na ako. Diba? After 6 months, dapat full-time na ako. Decide ka. Kasi alam ko na eh, na-explain ko na kanina yung mga nasasayang na oras natin eh. Tama mali? Ito po, hindi ko kayo pinupush mag-resign, it's up to you. Sinishare ko lang sa inyo yung mga experiences ko, yung realizations ko. Kung gusto mo maabot yung mga pangarap mo sa family mo, hindi answer yung job. Kaya nga meron pinatawag na survival income eh. Kasi yan yung salary. Survival income lang yun. Nagsusurvive ka lang. Kaya huwag ka lang magtaka kung every time na sumisweldo po tayo, walang natitira. Survival income. Nagsusurvive ka lang. Kaya nga siya tinawag na hanap buhay. Familiar? Yes. Kaya siya tinawag na hanap buhay kasi humahanap ka lang ng pagbuhay mo araw-araw. Hindi siya hanap yaman.